Chapter 10. Tara na sa cafeteria, baka maubos na ang upuan, iniaya niya kay Lexi na nagtataka na sa kinikilos ni Vlad. Malabo nang maibalik pa ang dating pakikitungo ni Vlad sa kanya. Siya man hindi na niya maibabalik pa ang dating pagkakaibigan nila ni Vlad. Nail lang na siya sa binata dahil sa mga nangyari. Hindi na niya ito magawang tignan sa mga mata katulad ng dati. Nasira ang pagkakaibigan nila dahil sa umusbong nitong damdamin para sa kanya. Mabuti na lang at naitago niya ang kanyang damdamin kay Arkin noon, kung hindi ganito rin marahil ang mangyayari sa kanila ni Arkin, may ilang sila sa isa't isa. Pagpasok sa cafeteria, nag-order na muna sila ng snacks nila at pumuwesto sa dulo dahil nga mahaba ang pag-uusapan nila at seryoso. So, sino ang naghatid sa iyo kanina? Nakangiting tanong sa kanya ni Lexi na halatang excited na ma-interview siya. Actually, wala siyang balak na sabihin talaga ang sitwasyon niya kanino man. Kaya lang kailangan niya ng advice ng ibang tao para alam niya ang kanyang gagawin. Isama pang dapat lang na may nakakausap siya tungkol sa kanyang pinagdadaanan at problema, baka kasi mabaliw na siya sa dami ng gumugulo sa kanyang isip. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong si Arkin? Balik tanong niya sa kaibigan. Nanlaki naman ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Nagbuka pa ito ng bibig. No way, Penny. Saad nito sabay iling ng ulo. Nagtaas lang siya ng kilay at dinampot ang Coke in can para uminom. Sinadya niyang gamitin ang kamay kung saan suot niya ang wedding ring nila ni Arkin. Hindi pa kasi Leon napapansin ng kaibigan buhat kanina, kaya pinapakita na niya rito. Si Arkin, as in Arkin de la Vega, the young CEO. Bulalas na tanong ni Lexi sa kanya. Tumanggaw siya sa kaibigan at hindi naman siya nabigo ng madako ang mga mata nito sa suot niyang wedding ring. Oh my! Gulat na saad nito at hinayla ang kanyang kamay para matitigan ang suot niyang wedding. Ano ito? Gulat na tanong sa kanya ni Lexi. Seryoso ang pag-uusapan nila ng kaibigan pero natatawa siya sa pagka-oo ng reaksyon nito. Wedding ring ba ito? Tanong na naman nito. Hindi na nga niya malaman kung ano ang unang sasagutin sa dami ng tanong nito sa kanya. Kasal ka na, Penny? Kanino? Tanong na naman nito sa kanya habang sinusuri ang kanyang wedding. Paano naman siya makakasagot sa dami ng mga tanong nito? Isama pang natatawa talaga siya sa ekspresyon ng kaibigan. Penny, ano ba? Tanong ni Lexi sa kanya na umagaw pa ng pansin sa mga naroong estudyante na kumakain din. Lexi, boses mo naman. Saway niya sa kaibigan. Teka lang, saad nito at hinarang pa sa kanya ang dalawang kamay nito para hindi muna siya magsalita. Halata sa mukha ng kaibigan ang shock at naguguluhan ito. Ang tindi kasi ng pasabog mo eh. Kasal na kayo ni Arkin. Paano nangyari iyon eh hindi naman kayo magjowa? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Lexi. Mahabang istorya, Lexi, tanging tugon niya. Wala akong pakialam kung gaano pa kahaba lion, kahit kasing haba niya ang tatlong taong teleserye sa TV. I am willing to hear everything from you, Penny. And ayoko nang may lagpas, gusto ko detalyado, mahabang litanya ng kaibigan sa kanya. Nagkibit balikat siya, kaya minsan mas gusto niyang huwag na lang nagkukwento pa. Kailangan pa kasing sabihin ang lahat at ipaliwanag para maintindihan ng kaibigan ang sitwasyon niya ngayon. Dali na, may oras pa tayo, mahaba-haba pa ang 45 minutes, saad pa nito na naghihintay sa sasabihin niya. Promise me na hindi mo ko ay judge, she said. Depende iyan, Penny. Kung pinikot mo si Arkin para lang pakasalan ka, haba ay judge kita, hindi lang basta judge, mumurahin pa kita, saad nito sa kanya. Natawa naman siya sa sinabi nito at napailing ng ulo. Ano, pinikot mo ba? Tanong nito sa kanya. Itsura itong mamimikot, balik tanong niya sa kaibigan sabay turo pa sa kanyang mukha. Alam niya kung gaano siya kaganda, hindi na niya kailangang mamikot pa. Oo, maganda ka, pero si Arkin napaka good boy nun, hindi iyon basta-basta papatol sa estudyante at batang katulad mo, Lexi said. Medyo nasaktan siya sa sinabi ng kaibigan, pero hindi siya nagreklamo rito. Masyadong ang good boy ang dating ni Arkin. Mature kasi ito, kumilos at magsalita, iyong tipong bagay na babae rito yung mature din at matalinong katulad nito. So, ano na, sabihin mo na paano nangyari na asawa mo na ang isa sa pinakagwapo dito sa bayan natin.
Tanong nito at dinampot ang snacks nito. Nagsimulang kumain habang nakatingin sa kanya. Mapagkakatiwalaan naman niya si Lexi. Sa tagal na nilang magkaibigan, halos alam na nila ang lahat tungkol sa kanila. Sadya lang niyang inilihim ang pagkakaroon niya ng crush kay Arkin, dahil baka isipin ng kaibigan na nakikisabay pa siya sa halas kababaihan sa bayan nila na pinapantasya ang isang Arkin de la Vega. Isa pa sensitive kasi siya kaya hindi rin niya masabi sa kaibigan na crush niya si Arkin. Alam kasi niyang suntok sa buwan ang magkagusto sa isang katulad ni Arkin na sobrang perfect sa lahat ng larangan lalo na pagdating sa pagnenegosyo. Inamin niya kay Lexi na pinagkasundo sila ni Arkin ng kanilang mga magulang. Aware naman si Lexi na mag-best friend ang mommy niya at ang mama ni Arkin. Sinabi rin niyang 18 pa lang si Arkin. Alam na nito ang tungkol sa kasunduan ng kanilang mga magulang at pumayag naman ito, kinailangan lang maghintay pa ni Arkin na mag-18 siya bago sila pwedeng ikasal. Kaya naman ang sabi niya sa kaibigan ng mag-18 na siya at pinaalam na sa kanya ang kasunduan. Agad na rin siyang pumayag na magpakasal kay Arkin. Wala naman kasi siyang nakikitang rason para tumanggi pa. Wow, parang teleserye lang na pinagkasundo, kumento ni Lexi sa kalagitnaan ng kanyang kwento. Sinabi rin niya sa kaibigan na idea ni Arkin na ikasal na sila agad, kaya noong weekend nagtungo na sila sa Baguio ni Arkin para magpakasal. And now pagbalik nila ng San Nicolas, mag-asawa na sila ni Arkin. Grabe, nakangangapang saad ni Lexi sa kanya matapos niyang may kwento sa kaibigan kung paano sila naging mag-asawa ni Arkin. Saan ba makakahanap ng ganyang parents? Parang gusto kong ipagkasundo na lang din ako sa isang katulad ni Arkin na gwapo na mabango pa. Matalino, mayaman at higit sa lahat masarap, litanya ng kaibigan sa kanya. Hindi nga niya napigil ang matawa sa huli nitong sinabi na masarap si Arkin. Well, natikman na niya si Arkin at ang masasabi niya sobrang sarap nito, as in napakasarap yung tipong uulit-ulitin mo. Iyon nga lang hindi pa nauulit ang pagtatalik nila. Wait, Penny? Saad nito at hinawakan ang magkabilang braso niya para lerap siya nito rito. Tumingin ka sa mga mata ko, Lexi said. Bakit? Kunot noong tanong niya, may nangyari na ba sa inyo ni Arkin? Tanong ng kaibigan sa kanya habang titig na titig ito sa mga mata niya. Huwag kang magsinungaling sa akin, pagbabante pa ni Lexi sa kanya. Ano sinuko mo na ba ang bataan kay Arkin? Tanong ni Lexi sa kanya. Ang ganitong usapan sana nais niyang sa kanila na lang ni Arkin. Private naman kasi ang ganito, pero parang nais niyang ipaalam sa kaibigan ang totoo at makahingi na rin ng payo kung paano maiadik sa kanya ang asawa. Penny, ano? Inis na saad nito sa kanya. Humugot siya ng malalim na paghinga at dahan daw ang tumango sa kaibigan bilang pag-amin na may nangyari na nga sa kanila ni Arkin. Malakas na tili naman ang bumulabog sa buong cafeteria. Nagtinginan pa ang mga estudyanteng naroon sa ingay na nilikha ni Lexi. Tumigil ka nga ng kakasigaw dyan, saway niya sa kaibigan. Sorry, sorry, paumanhin nito sa kanya. May nangyari na sa inyo. Ano masarap ba? Tanong nito sa kanya. Lexi tama na, saad niya sabay tulak sa kaibigan palayo sa kanya. Sapat na siguro na ay share niya ang konting detalye sa kanila ni Arkin. Ito naman ang damot Simon got ni Arkin sa kanya. Private na iyon, sa amin na lang ni Arkin iyon, she said. Sige na nga, pero, happy ako for you, Penny. Masaya ako na sa matinong lalaki ka napunta, saad ni Lexi sa kanya. Alang inang ngiti ang naging tugon niya sa kaibigan. Hindi kasi siya sigurado kung matinong lalaki nga si Arkin. Napakaswerte mo sa pagkakaroon ng isang Arkin de la Vega, Penny. Pinapangarap lang iyan ng iba, ikaw na kamit mo na. Iba ang ganda mo, saad pa ng kaibigan sa kanya. Hindi man loloko iyang si Arkin wala sa itsura niya, at panigurado stick to one lion. Layang tipong prinsesa ang ituturing niya sa iyo. Bibihira na lang ang mga lalaking katulad ni Arkin sa mundo, litanya pa nito sa kanya. Muli ngiti lang ang naging tugon niya. Nais pa naman sana niyang makahingi ng advice kung paano ang gagawin niya kay Arkin para nga siya na lang ang babae sa buhay nito at alisin na nito si Jackie. Kaya lang masyadong mataas ang tingin ni Lexi kay Arkin, kaya naman hindi na lang siya nagsalita pa. Ayaw naman niyang magmula sa kanya ang hindi magandang pagtingin ni Lexi sa asawa niya. Asawa na niya ngayon si Arkin, kaya dapat lang naprotektahan niya ito, anuman ang hindi magandang ugali nito sa kanya hindi na dapat niya ipaalam pa sa iba.
Mab-out naman talaga si Arkin, ewan nga lang niya kung bakit hindi nito magawang hiwalayan si Jackie. Anyway, si Vlad, tanong ni Lexel sa kanya, napansin ko ang pagbabago niya sa iyo. Bakit? Yuzi siya ni Lexi sa kanya. Huwag mo na lang pansinin si Vlad, tugon niya. May gusto ba siya sa iyo, at nasaktan siya nang ipagkasundo ka sa Kuya Arkin niya? Tanong ni Lexi, pagdating sa talaga sa sismis hindi pwedeng mahol ang kaibigan, napakagaling nito makapansin sa kilos ng ibang tao. Tama ba ko? Tanong nito dahil hindi pa rin siya kumikibo rito. May gusto sa iyo si Vlad, pero kinasal ka sa kuya niya, kaya ayon halos patayin kanya sa mga tingin niya sa iyo, prediction nito sa nangyayari sa kanila ni Viad. Huwag mo na lang pansinin, tugon niya at uminom sa Coke in can. Sa bagay ang mahalaga naman si Arkin, kinikilig nitong Saad sa kanya. Ngiti ang naging tugon niya sa kaibigan. Panipi. Pagsundo sa kanya ni Arkin sa eskwelaan agad na silang nagtungo sa mall para makabili ng susu oaten niya ngayong gabi. May dinner kasi sa bahay ng parents ni Arkin at sasabihin na nila nakasal nila nito. Hindi pa kasi nila nasasabi sa mga magulang ni Arkin ang ginawa nilang pagpapakasal nito sa Baguio at ngayong dinner nila Balaki announce. Dahil alam na rin naman ni Lexi ang tungkol sa kanila ni Arkin, hinayaan niyang sumilip kanina ang kaibigan ng sunduin siya ni Arkin, iyon nga lang hindi naman nakababa si Arkin sa sasakyan kaya hindi rin ito nakita ni Lexi. Nasabihan na kasi niya si Arkin na huwag nang bumaba ng sasakyan sa tuwing ihahatid at sasunduan siya nito. Nagkakagulo lang kasi ang mga babae rito. Naisip niyang mag-set na lang ng araw para maipakilala naman niya ang best friend niyang si Lexi sa asawa niya. Wala naman sigurong masama kung ipakilala niya si Arkin kay Lexi. Si Lexi lang naman ang nag-iisang kaibigan niya kaya okay lang naman siguro iyon sa kay Arkin. Pumasok sila sa kilalang shop na pambabae para doon tumingin ng dress na pwede niyang isuot ngayong gabi. Iyon lang naman ang bibilhin siguro niya muna, may mga pinamili pa kasi siyang hindi pa niya nagagamit sa paglovang nila ni Arkin. Isang beses pa lang kasi silang naglovang ng asawa at aaminin niyang namimiss na niya, nais na niyang maulit iyon, at umaasa siyang mamaya mauulit na ang lovang nila ng asawa. Hindi naman siya mabubuntis dahil gumagamit naman ang asawa ng kondom. Masyado pa nga naman kasi siyang bata kung magbubuntis na siya, maganda sana kung magtapos muna siya ng kanyang pag-aaral at magkaroon ng stable na career bago siya magbuntis. Although hindi naman niya priority ang career dahil nga isang bilyonaryo ang asawa niya. Kung magkakaanak siguro sila ni Arkin, doon niya ibubuhos ang buong oras at panahon niya. Aasikasuhin na lang niya ang kanyang mag-ama. How about this? Tanong Arkin sa kanya. Ang pinakita sa kanya ang isang maganda at eleganteng dress na hindi naman ganoon ka-formal, hindi rin ganoon la-revealing. Napansin marahil ng asawa na kanin pa siya naghahanap at wala siyang mahanap na dress. Gusto kasi niyang maging perfect pagkaharap ang mga magulang ni Arkin, hindi lang siya kay Arkin nagpapa-impress, syempre pati na sa mga magulang nito. Ngumiti ng titigan at magandahan sa dress kaya naman sumangayo na siya kay Arkin na iyon na lang ang bilhin niya. Isusukat ko, she said at kinuha sa kamay ng asawa ang dress na hawak nito. Kahit hindi pa niya gusto ang dress, tiyak na iyon na ang pipiliin niya at susuotan para mamaya, dahil si Arkin na mismo ang namili sa damit, kaya walang dahilan para hindi niya iyon magustuhan. Nagtungo siya sa fitting room para isukat ang dress habang sinus okay nga niya liyon na butte nga ang kanyang ngiti. Ewan niya para siyang kinilig sa pagpili ni Arkin sa susuotan niya. Wow, bulalas niya nang maisuot na ang dress. Maganda iyon at bumagay sa kanya, lumutang ang kanyang ganda kahit wala siyang anumang makeup o accessories na suot. Lalo pang lumapad ang ngiti niya sa labi dahil sukat sa kanya ang dress. Alam na alam ni Arkin ang sukat ng kanyang katawan. Napalunok siya bigla sa naisip. Para kasing nanuyo ang kanyang lalamunan. Naalala kasi niya ang mga ginawa ni Arkin sa kanyang katawan. Talaga naman kasing wala itong pinalampas sa kanya katawan, lahat na hawakan ni Arkin at nahalikan niya nito ang bawat sulok ng kanyang katawan. Penny ano ba, siti niya sa sarili habang hindi maalis-alis ang ngiti sa kanyang labi. Masyado siyang kinikilig sa bagay na iyon. Napapitlag naman siya ng makar inig ng katok mula sa pintuan ng fitting room. Are you done, Penny? Can I see it? Tanong ni Arkin mula sa labas ng fitting room. Aye, natarantang tugon niya at mabilis na inayos ang dress na suot pati ang buhok niya.
Sinuri na rin niya ang kanyang mukha kung may dumi ba siya sa mukha o ano. Humugot pa siya ng malalim na paghinga bago pinagbuksan ng pintuan ang asawa. "How is it?" Akren asked sabay pasok sa loob ng fitting room na kinabigla pa niya. Ganoon pa man hindi na niya ito pinalabas, asawa naman niya ito at wala na siyang dapat pang itago rito. Nakita na nito ang lahat sa kanya, hindi lang nakita. Nahawakan at nahalikan na nito ang buong katawan niya. Nahihiya siyang tumingin sa mga mata ni Arkin habang sinusuri nito ang dress na napili nito para sa kanya. "Niece, it fits you well, sweetheart," kumento nito habang nakatingin pa rin sa dress niya. "Thank you," pasalamat niya rito kahit kabado at halos sesabog na ang kanyang dibdib. Masyado kasing malapit sa kanya ang asawa, halos maging isa na nga ang kanilang mga katawan. Maliit lang kasi ang fitting room, saktong nakakagalaw lang sila nito sa loob. Kanina nga nilalamig siya sa loob, ngayon parang biglang uminit na sa buong paligid. "You are beautiful, sweetheart, even without makeup," bulong pa nito sa kanya at hinawi ang buhok niyang kumalat sa may mukha niya. "Thanks," pasalamat niya. "Habang tumatagal kang tinatitigan, Penny, lalo kang gumaganda," saad pa nito sa kanya. Iba ang tinig nito, parang nambobola, pero ganoon pa man kinikilig siya. Kung binobola lang siya nito, ayos lang sa kanya, kung ganito naman kagwapo ang nambobola sa kanya, walang problema. Hindi rin siya tumutol ng haplos ni Arkin ang pisngi niya ng banayad na parabang inaakit siya nito at isa siyang marupok na babae lamang na madaling madala. Pinaikit niya ang mga mata at dinama ang mga haplos ni Arkin sa kanyang pisngi. Nadadala siya masyado sa haplos ng kanyang asawa. Unti-unti naramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang bibig. Nagsasalubong ang mga maiinit nilang hininga. At alam niyang hahalikan siya ng asawa sa labi, kaya naman inihanda niya ang kanyang sarili sa labi nito na sobrang miss na niya. Mula kasi nang matikman niya ang masarap na halik ng asawa, hindi na niya makalimutan pa hinahanap-hanap na niya ang halik nito. Pakiramdam niyang dinuduyan siya nang maglapat ang mga labi nila ng asawa. Bahagya pa nga siyang tinulak ni Arkin para madikit sa may salamin at mas lalo siya nitong mahalikan. Hinawakan pa nito ang dalawang kamay niya at tinaas sa magkabilang gilid niya habang patuloy ang pag-angkin nito sa labi niya. Unti-unti nararamdaman niyang lumalim ang halik ng asawa at nagiging mapaghanap ito. Nagpaubaya naman siya at tila makakalimot siya na wala sila sa condo unit kundi nasa loob ng fitting room sa mall. Halik pa lang mula sa asawa, init na ang kanyang buong katawan. Lalo pa siyang sineksik ng asawa at naramdaman ang arousal nito, mukhang sadya nitong pinapaparamdam sa kanya ang arousal nito. Hindi na nga niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Nagising na kasi ang kanyang pagnanasa sa katawan at nais niyang maangkin na ng asawa. Kung hindi sila kapwa pangangapusa ng hininga mukha, hindi maghihiwalay ang kanilang mga labi. Kapwa sila hinihingal at naghahabol ng kanilang paghinga. Nag-uumpugan na nga ang kanilang mga dibdib sa pagtaas, baba ng mga iyon dahil sa pleasure ng sa kanilang katawan. "I can't get enough of your lips, sweetheart," Arkin said at dinala pa nito ang isang daliri nito sa labi niya. Pinaglakbay nito ang daliri sa kanyang labi. "Kung pwede lang halikan pa kita hanggang sa magsawa ako," Arkin also said. Para namang kinikilig ang kanyang pagkakababae sa sinasabi ng asawa. Ramdam na ramdam niya ang init sa kanyang, "You can have me anytime you want, Arkin," she said. "I know that, sweetheart," saad nito. "But not here, not now," she said. Ngumiti si Arkin sa sinabi niya at inalis na nito ang daliri sa kanyang labi. "I know I can't have you here," nakangiting saad nito sa kanya. "But, you can have me tonight," she said at kinawit pa ang mga kamay sa batok nito. Alam niyang mas may edad sa kanya si Arkin, at nakita naman niya sa performance ng asawa sa kama na expert na ito sa ginagawa nito sa kama, kaya naman kailangan niyang sabayan ito para hindi ito may boring sa kanya. Kailangan lang naman niyang gawin lakasan niya ang kanyang loob pagdating sa pang-aakit sa asawa. Kailangan ay todo niya ang performance niya pagdating sa kama. Hindi pwedeng lagi na lang si Arkin ang gumagalaw pagdating sa pagtatalik nila, kailangan din niyang gumawa ng paraan para mapaligaya niya ng todo ang asawa. Dahil wala siyang mahinga ng advice pagdating sa ganitong sitwasyon, kailangan niyang matutong mag-isa at mag-isip ng sariling diskarte. "Of course, sweetheart,"
I can have you anytime I want. Tugon nito sa kanya at mabilis na hinalikan ang labi niya. Mabilis lang iyon pero may init na namang gumapang sa kanyang katawan. Iba talaga ang hatid ni Arkin sa kanyang katawan. Are you okay? Yuzisa ni Penny sa kanya nang makapag-park na siya ng sasakyan sa loob ng bakuran ng bahay ng mga magulang niya. Naroon na rin ang sasakyan ni Vlad, naroon ang kapatid sa bahay at mukhang hindi ito umalis para makasama ito sa dinner nila at paniguradong eksena na naman ito. Alam niyang hindi pa rin titigil ang kapatid sa pagnanais na makuha si Penny kahit nakasal na sila nito. Yeah, I am okay, tugon niya at ngumiti sa asawa. Pinatay na rin niya ang makina at nagyaya ng bumaba ng sasakyan para na rin matapos na ang dinner at makahinga na siya ng maluwag pagkatapos niyang kausapin ang mga magulang. Let's go, nakangiting iniaya niya sa asawa at sabay na silang bumaba ng sasakyan. Tumakbo siya paikot sa passenger seat para salubungin ang asawa at maalalayan ito sa paglalakad. Agad niyang hinawakan ang kamay ng asawa nang makalapit rito. You are so beautiful, sweetheart, puri niya sa asawa. Ilang beses na nga niyang pinuri ang asawa na sobrang ganda nito sa napili niyang dress para rito. Hindi na nga kailangan pa ng make-up ng asawa o anumang nilalagay sa mukha para gumanda ito. Wala rin itong suot na anumang mamahaling jewelry maliban sa wedding ring na bigay niya, sadyang napakaganda ng kanyang asawa at hindi na nito kailangan ang anumang bagay para mas gumanda ito. Thank you, pasalamat nito sa kanya. Tumanggaw siya at hawak kamay na silang naglakad nito papasok sa loob ng bahay. Isang kasambahay ang sumalubong sa kanila at sinabing nasa komedor na ang kanyang mga magulang, kaya naman nagtuloy na rin sila ng asawa sa komedor. Siya ang nagsabi sa mga magulang na mag-set ng dinner sa bahay dahil may mahalagang sasabihin siya sa mga ito. Nangako naman kasi sa kanya ang mga magulang ni Penny hindi muna ipapaalam sa mga magulang niya ang pagpapakasal nila ni Penny sa Baguio at sila na ni Penny ang magsasabi sa parents niya. Alam niyang tumiyupad naman sa usapan ang mga magulang ni Penny, pero kay Vlad hindi siya sigurado, lalo na't tumitindi ang galit ng kapatid sa kanya, pakiramdam kasi nito inagaw niya ang babaeng gusto nito. Hindi naman niya inagaw si Penny o anuman sa kapatid. Sadyang sa kanyang pinagkasundo si Penny ng kanilang mga magulang at kapwa sila ni Penny na sangayon sa bagay na iyon, kaya nagpakasal na sila agad para matapos na rin at hindi na makapanghabol pa si Vlad. Arkin, Penny, salubong sa kanila ng kanyang mama habang papasok sa loob ng komedor kung saan nakaahin ang iba't ibang pagkain na mukhang pinahanda pa talaga ng mami niya. Naroon na rin ang kanyang papa at nakaupo, pero wala roon ang kapatid. Good evening, mama, bati niya sa ina at agad na humulik sa pisngi nito. Good evening, iho, malambing na bati ng ina. Sa kilos ng kanyang mama mukhang wala pang paninirang ginagawa si Vlad sa kanya. Todo pa rin kasi ang ngiti ng kanyang mama at halata sa maganda nitong mukha ang tuwa. Good evening po, tita Kiming, bati ni Penny sa mama niya. Nako, Penny, masanay ka nang tawagin akong mama, saad ng kanyang mama at binati rin ang asawa niya at nagbeso pa ang dalawa. Opo, nahihiyang tugon ni Penny sa mama niya. Asawa na niya si Penny kaya dapat lang mama at papa na rin ang tawag nito sa mga magulang niya. Maupo na kayo habang mainit pa ang pagkain, iniaya ng mama niya at lumakad na sila palapit sa mahabang mesa na puno ng pagkain. Bumati rin sila sa papa niya na naroon na at ini-enjoy na nito ang wine na iniinom. Binati rin sila ng kanyang papa at nagpapatawag na rin ito ng papa kay Penny. Nakita niyang pinamulahan pa ng pisngi ang asawa, masaya lang marahil ito dahil tanggap na tanggap ito ng kanyang mga magulang. Pag-upo nila ni Penny na magkatabi, narinig niyang inutusan ng kanyang mama ang isa sa kasambahay na nagsisilbi sa kanila para tawagin na si Vlad para makasabay sa pagkain. Mula nang malaman ng kanyang mga magulang na may gusto si Vlad kay Penny, hindi pa nila masyadong napag-usapan ang tungkol sa bagay na iyon, kaya wala siyang idea kung ano ang nararamdaman ng kanyang mga magulang sa pangyayaring si Vlad ang may gusto talaga kay Penny, pero sa kanya ito pinagkasundo. Habang wala pa si Vlad, nagsimula na silang kumain at nagkwentuhan ng kung ano-ano sa hapag. Si Penny at ang mama niya busy sa pambabola sa isa't isa. Pinupuri kasi ng mama niya ang damit ng kanyang asawa, at ganoon rin ang asawa sa kanyang mama. Silang dalawa naman ang kanyang papa pinag-uusapan ang mga negosyo. O andito na pala ang bagong kasal, bungad ni Vlad nang biglang sulpot nito sa komedor.
Umagaw ng atensyon ang sinabi nito sa mga magulang niya. Napalingon naman sa kanya ang asawa at nagtama ang kanilang mga mata. Bagong kasal, ulit ng kanyang papa sa sinabi ni Vlad. Oo nga, anong bagong kasal? Tanong ng mama niya na sa kanya nakatingin. Lumapit naman si Vlad at naupo sa tapat niya habang nakanjail. Mukhang pinaghandaan ng kapatid ang pagkakataon na ito, mukhang sinadya nitong inuhan sila ni Penny sa kanilang announcement. Talagang sukdulan na yata ang galit ng kapatid sa kanya. Ano ba ang sinasabi mo dyan, Vlad? Tanong ng kanyang papa. Bakit hindi niyo po Shelia tanungin kung ano ang ginawa nila sa Baguio noong weekend? Tugon ni Vlad at naparang walang pakialam sa mga sinasabi nito. Nagsimula na nga rin itong kumuha ng pagkain habang nakatuon ang atensyon ng kanyang mama at papa sa kanila ni Penny. Parkin, Penny, ano ang sinasabi ni Vlad? Tanong ng mama niya. Nagpakasal na ba kayo sa Baguio? Tanong ng kanyang papa. Humugot siya ng malalim na paghinga at hinawakan ang kamay ni Penny na nakapatong sa mesa. Alam niyang kabado at natatakot ang asawa sa sitwasyon nila ngayon, kaya kinailangan niyang hawakan ang kamay nito. Hindi nakaligtas sa kanya ang mga mata ni Vlad na sumulyap sa kamay niyang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Nakit niyang tumulim ang mga mata nito. Pa, ma, kaya po kami nagtungo rito ngayong gabi para sabihin sa inyo na nagpakasal na po kami ni Penny sa Baguio, he said habang hawak pa rin ang kamay ng asawa. Pero bakit? Bakit minadali niyo? Tanong ng kanyang papa. Oo nga, Arkin, bakit? Bakit kayo nagpakasal na hindi namin alam? Tanong ng mama niya. Sa dami na po kasi ng mga nangyayari, kaya magdesisyon na po kaming magsama ni Penny, at bago naman po namin ginawa iyon nagpakasal na po muna Kim, paliwanag niya sa mga magulang. May kinalaman ba ang kapatid mo sa pagnanais niyong magsama na? Tanong ng kanyang papa, si Vlad ang tinutukoy ng kanyang ama. Alam naman kasi nito na nais ni Vlad na makuha si Penny sa kanya. Opo, tugon niya at sinulyapan ng kapatid na masamang tingin ang pinapukol sa kanya. Nagkatitigan silang magkapatid at kapwa galit ang nasa mga mata nila. Hindi siya makapaniwala na ang kapatid pa niya ang magiging mortal na magiging kaaway. So, kasalanan ko pa pala ngayon kaya minadali niyo ang kasal, may himig galit na saad ni Vlad. Vlad, saway ng kanyang papa, bakit pa, siya na naman kakampyan niyo porke siya ang panganay. Galit pa rin ang tinig ng kapatid. Vlad, huwag kang magsalita ng ganyan sa papa mo saway ng kanyang mama. Bakit po? Galit na tanong ni Vlad sabay marahas na tayo mula sa kinauupuan. Nagawa pa ngang bumagsak ng kinauupuan nito sa sahig na lumikha ng malakas na ingag na pumukaw sa atensyon ng mga naroon pati na sa mga kasambahay na nakikinig at saksi sa gulo ng pamilya nila. Dalawa na nga lang silang magkapatid hindi pa sila nagkasundo. Sa yaman ng kanilang pamilya hindi niya inasahan na hindi mana ng isa't isa ang pag-aawayan nila, kundi isang babae na pinagkasundo sa kanya ng kanyang mga magulang. Si kuya na nga ang mali rito, pero parang sa akin pa rin ang sisil, galit na saad ni Vlad. Ikaw naman talaga ang may mall rito Vlad na kapag taas na rin ng boses ang kanyang papa. Sinulyapan niya si Penny na nakayuko at alam niyang natatakot ang asawa sa nangyayari, lalo na't ito ang dahilan ng gulo. Sa dinami-dami ng babae sa mundo magkakagusto ka pa sa asawa ng kapatid mo, asak kanyang papa. Kung bakit naman kasi kailangan niyo pa silang ipagkasundong dalawa. Sa inyo nagsimula ang problema. Sigaw ni Vlad sa kanyang papa. Yumiigting ang kanyang panga at nais niyang magsalita at magalit sa kapatid, nawawala na kasi ito ng respeto sa mga magulang nila. Everything is fine until I announces na layo na kailangan pagpakasal ni Penny kay kuya. Hindi niyo man inalam kung may damdamin pa ang dalawa sa isa't isa at kung wala bang masasaktan, Vlad said. Alam niyang nasaktan lang masyado ang kapatid sa nangyari. At alam niyang lilipas din ang galit nito at matatanggap nito ang nangyari. Anong klase kayong mga magulang para saktan niyo ang isa na layong anak? Masunod lang ang kagustuhan niyo, patuloy pa nito. Vlad anak, tawag ng kanyang mama sa kapatid. Wala kaming idea na magkakagusto ka kay Penny, saad ng mama niya. Wala rin kayong idea kung gaano ako nasasaktan ngayon, dahil ang babaeng pinakamamahal ko kinasal na sa kapatid ko na alam kong hindi naman niya mamahalin, na hindi naman niya kayang ibigay ang pagmamahal na kaya kong ibigay kay Penny, seryosong ilti niya ni Vlad. Ramdam niyang ang sakit sa mga salita ng kapatid. Pero ano ang magagawa niya, hindi rin niya nais mapakawalan si Penny,
kahit na hindi niya ito mahal o hindi niya ito mamahalin. Asaan ang asawa mo? Bakit iniwan kanyang mag-isa dito sa labas? Napalingon siya nang marinig ang tinig mula sa kanyang likuran. Nakita niya si Vlad na nakatayo sa likod niya may hawak na kopeta na may lamang alak. Dahil sa nangyari gulo sa dinner halos hindi na nila lahat nagawang kumain ng maayos. Kaya maagang natapos ang dinner. Kinausap si Arky ng papa nito sa may library at naiwan naman siya sa masala kasama ang mama ni Arkin at doon dila nag-usap ng biyenan. Hindi naman niya alam kung saan nagtungo si Vlad kanina, ang laki kasi ng bahay ng mga De La Vega. Iniwan naman siya ng biyenan nang may tumawag sa cellphone nito, kaya naisipan niyang maglakad-lakad na lang sa labas habang hindi pa lumalabas ang asawa sa library. Sigurado naman na ang pinag-uusapan ng asawa at papa nito ang tungkol sa kanila ni Arkin at ang panggugulo ni Vlad. Masasabi ba niyang panggugulo ang ginagawa ni Vlad kung nagpapakatotoo lang ito sa damdamin nito sa kanya? Sa kabilang banda, naiintindihan niya si Vlad, dahil nagmamahal din siya sa taong hindi siya kayang mahalin. Valid ang nararamdamang inanakit ni Vlad dahil nagmamahal lang din ito katulad niya. Ang mali lang nito, pinipilit nitong ailaban ang pagmamahal na alam naman nitong walang laban. Siya kasi tahimik lang at nag-o-observe lang, hindi niya inaamin ang damdamin niya kay Arkin, ayaw niyang kawan siya ni Arkin dahil mahal niya ito at hindi nito masusuklian ang pagmamahal niya rito. Tanggap na niya kung hanggang saan lang ang lugar niya kay Arkin. Hindi na niya kailangan pang umasa pa ng kung ano mula sa asawa. Nasa library kausap si Papa, tugon niya kay Vlad. Wow ah, Papa na rin pala ang tawag mo sa Papa namin, iling-ulong saad ni Vlad sa kanya sabay inom sa hawak nitong kopeta. Vlad, ayoko ng gulo. Ayaw namin ni Arkin ng anumang gulo, malumanay niyang saad rito. Sino ba ang nangugulo? Ako ba? Tanong nito sa kanya. Tumango naman siya rito. Panggugulo na pala natatawag ang pagmamahal ngayon, saad nito sa kanya. Napalunok siya at hindi malaman ang sasabihin sa salitang ginamit nito. Bilib din siya kay Vlad, malakas ang loob nitong aminin ang totoong damdamin nito sa kanya at sa harapan ng mga magulang nito at kay Arkin. Nakakabilib na sana ang katapangan nitong ipagsigawan nito na mahal siya nito, kaya lang mali dahil kasal na sila ng kapatid nito. Hindi ibang tao rito si Arkin, kuya nito si Arkin. Kung talagang mahal siya nito, nagparaya na lang sana ito para wala na lang gulo pa. Kaya lang pilit itong lumalaban na siyang nakakagulo sa kanila ni Arkin. Bakit ka ba pumapayag sa lahat ng gusto ni kuya? Bakit parang sunod Sun Yeren ka sa kanya? Anong dahilan mo at nagbubulag-bulagan ka na ginagamit ka lang ni kuya? Alam mo sa sarili mo na si Jackie pa rin ang babalik-balikan niya. Pangalan lang ang binigay niya sa iyo pero hindi ang buong atensyon niya at pagmamahal niya, penimahabang litanya ni Vlad sa kanya. Napalunok siya at nag-iwas ng tingin kay Vlad. Lahat ng sinabi nito totoo, masyadong magaling mag-observe si Vlad sa ganitong bagay, lahat kasi ng binanggit nito totoo. Penny, tawag nito sa kanya at humakbang ito palapit sa kanya. Akmang hahawakan siya nito nang mabilis siyang umatras. Ayaw niyang mahawakan siya ni Vlad. Iba na ngayon ang sitwasyon nila. Kung noon okay lang nahawakan siya nito at akbayan, pero iba na ngayon. Wala namang magagawa ang mga magulang mo at mga magulang namin ni kuya kung ayaw mong magpakasal kay Kuya Arkin. Pero bakit mo ginawa? Bakit ka nagpakasal kay kuya kahit alam mong may Jackie na siya sa buhay? Tanong nito sa kanya, Vlad, ano man ang dahilan ko, akin na lang iyon. Mariin niyang tugon rito nang magtaas siyang mukha at tignan ito ng masama. Pabayaan mo na lang kami Arkin. Wala ka na rin namang habol pa mag-asawa na Kame at nagsasama na Kame, she said. Nagsasama, kunot noong tanong ni Vlad sa kanya. Nais tuloy niyang magsisisi sa pagkakadulas ng kanyang bibig. Nagsasama na kayo ni kuya. Tanong nito sa kanya. Humugot siya ng malalim na paghinga at nagtaas ng kanyang mukha. Wala naman na sigurong dapat ilihim kay Vlad. Para na rin magising na ito sa katotohanan na wala nang pag-asang maging sila pa nito. Yes, Vlad, nagsasama na kami ng kuya mo. Nakatira na ako ngayon sa kondo niya, she said. Mura ni Vlad sa kanya. Bakit ka pumayag sa ganito, Penny? Akala ko pa naman iba ka sa mga babae na hindi agad bomb ibigay sa karisma ni kuya. Pero bakit ka, Penny? Tanong nito sa kanya at humakbang ito palapit sa kanya. Nagtaas siya ng mukha at sinalubong ang mga mata nito. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito.
Pero anong magagawa nita? Mahal niya si Arkin. May nangyari na ba sa inyo ni Kuya? Tanong nito na kinagulat niya. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Tumigil ka nga, Vlad. Saway niya rito at akmang tatalikod nang hilahin nito ang kanyang braso. Ah, Aray! Tili niya nang bumunggo ang kanyang manipis na katawan sa malapad na dibdib ni Vlad. Malaking tao din si Vlad at may magandang pangangatawan. Guwapo din naman ito katulad ni Arkin, habulin din ito ng magbabae sa campus nila, sadyang angat lang si Arkin kesa rito. Mas type kasi niya ang serious look and mysterious look ni Arkin kesa kay Vlad na bubbly and funny but dangerous. Vlad, bit iwan mo ko, saad niya habang sinusubukang makawala sa mahigpit nitong hawak. Sabihin mo sa akin, Penny, may nangyari na ba sa inyo ni Kuya, kaya ka nagkakaganya na halos mabaliw ka na sa kanya at tinatanggap mo na lang ang lahat ng gawin niya sa iyo. Tanong nito sa kanya habang taas, baba ang dibdib nito. Alam niyang galit ito, ramdam na ramdam niya ang iyon sa paghinga nito. Wala kang karapatang malaman ang anumang nangyayari sa amin ng asawa ko, Vlad. Asat niya at buong lakas na sinubukang bawiin ang kanyang braso. This time nagtagumpay siyang makawala sa mahigpit nitong hawak. Bulag ka nga, Penny. Bulag ka at tanga. Mariing saad nito sa kanya. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, Vlad. Asat niya rito. Wala kang karapatang insultuhan ako dahil lang hindi ikaw ang pinili ko. Dagdag pa niya habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit rito. Hindi ko alam kung bakit mo hinahayaan si Kuya na babuyin ka. Saad nito na lalo niyang kinagalit rito. Shut up, Vlad! Asak niya at yumigkas ang kanyang kamay para sampilan ito. Isang malakas na sampal ang pinadapo niya sa pisngi ni Vlad. Deserve ni Vlad ang malakas na sampal na iyon. Kung tutuusin, kulang pa nga iyon sa mga pang-insulto nito sa kanya at panggugulo nito sa kanila ni Arkin. Wala kang karapatang bastusin ako, Vlad, she said habang hawak nito ang pisngi nitong malakas niyang sinampal. Sabihin mo sa akin, Penny, mahal mo ba si Kuya? Tanong nito nang bitiwan na nito ang pisnging sinampal niya. Hindi siya tumugon sa tanong nito. Hindi naman niya obligasyon na sagutin ang lahat ng tanong nito. Wala kang karapatang tanungin ako sa mga personal na bagay, Vlad, mariin niyang saad. Malakas na mura ni Vlad at hinagis pa nito ang kopitang hawak nito na lumikha ng ingay nang mabasag iyon. Napatili naman siya sa pagkagulat at napaatras kay Vlad sa takot nang makita ang galit nitong mukha. Kung mahal mo si Kuya Arkin, Penny, ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo na dudurugin lang niya ang puso mo. Sasaktan ka lang niya, gagamitin hanggang sa maubos ka at wala nang matira pa sa layo. Si Kuya ang tipo ng tao na hindi marunong magmahal, wala siyang puso, Penny. Ang nasa isip lang niya ay ang negosyo at kung paano mapabilib sina Papa at Mama pati na ang sina Lolo at Lola. Baliwala ka lang sa kanya, Penny, isa ka lang palamuti sa buhay niya na walang kulay. Mahabang litanya sa kanya ni Vlad. Hindi siya nakakibo na natiling nakatingin sa mga mata ni Vlad na puno ng inenakit. Nasasaktan ito dahil mahal siya nito at ang pinipili niya ay ang taong hindi siya mamahalin. Huwag sanang dumating ang panahon na makita kitang umiiyak dahil hindi mo na kayang titiisin ang sakit. Huwag sanang makita kitang ubos ka na dahil sa pagmamahal mo sa maling tao, patuloy pa ni Vlad sa kanya. Pag nangyari liyon, Penny, asahan mong hindi na kita tatanggapin pa at hindi na kita mamahalin pa, dagdag nito sa kanya. Vlad, tawag niya rito, nagmamahal ka sa maling tao, Penny, saad nito sa kanya. Magsasalita pa sana siya nang marinig niya ang tinig ng mama ni Vlad na palapit sa kinaroroonan nila ni Vlad. Penny, ikaw ba yung narinig kong sumigaw? Nag-aalalang tanong ng Bienan sa kanya habang nagmamadali itong lumapit sa kanila ni Vlad. Vlad, anong ginagawa mo kay Penny? Tanong ng Bienan sa anak nito nang huminto sa tabi niya. Wala po, Mama, ginigising ko lang po si Penny, habang may oras pa, tugon ni Vlad na sa kanya nakatingin. Ano ba ang sinasabi mo, Vlad? Tanong ng Bienan. Wala po, Mama, tugon ni Vlad sa mama nito at tumalikod na. Vlad, tawag ng Bienan rito. Pero nagtuloy lang si Vlad sa paglalakad palayo sa kanila. Are you okay, Penny? Tanong sa kanya ng Bienan. Opo, Mama, tugon niya sabay tango. Halika na sa loob, doon mo na lang hintayin ang asawa mo, iniaya ng Bienan sa kanya. Tumanggaw naman siya at lumakad na sila papasok sa loob ng bahay. Nakapasok na rin naman si Vlad sa loob ng bahay.
Sadyang minsan masakit marinig ang totoo. Lahat ng sinabi ni Vlad katotohanan lang, kaya siya nasasaktan ng ganito. Mag-asawa na nga sila ni Arkin, pero wala namang direksyon ang pagsasama nila, wala rin silang pundasyon ni Arkin, basta mag-asawa lang sila. Bukod pa roon, may babos pa ang kanyang asawa, habang siyang pilit niyang sinusubukang maging mabuting asawa at perfect na asawa para kay Arkin. Nag-e-effort siya para sa pagsasama nila ni Arkin, habang si Arkin wala lang chill langga at patuloy lang ito sa buhay nito katulad noong wala pa siya sa buhay nito. Samantalang siya si Arkin na lang ang buhay niya, nakasentro na ang kanyang buhay kay Arkin. Kung iisipin unfair nga naman sa kanya dahil siya nag-e-effort pero ang asawa walang effort. May ginawa ba sa iyo si Vlad? Tanong ng Biena nang makaupo na sila sa sala at hinihintay si Arkin. Wala naman po, tanggi niya. Minumulat lang siya ni Vlad sa katotohanan kaya hindi na niya dapat sabihin pa iyon sa Biyanan. Pasensya ka na kay Vlad, Penny, I hope you understand, paumanhin ng Biyanan. Tumanggo lang siya rito.